Yan. Amen, amen. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Again, welcome po sa Real KJ Believers. And we are now signing on. Okay? So it's Monday night. At sa lahat po ng ating mga masugid na tagasunod. At at the same time, no, mga faithful nating taga-share ng ating video. Sa lahat po ng sumabay sa matagal na panahon, 4 years na po tayo this March, no? Ay, April. April ano? April 3. So, dapat meron tayong anniversary service. Gagawa tayo ng anniversary service para po sa Real KJV Believers sa ating church, sa ating FB Live anniversary. Okay? At i-special mention natin yung ating mga, ano, mga old time na mga kasama. Okay? Nariyan po sila Sister Gemma, sila Sister Anna, Sister Nolin. Oh, yan po yung ating mga matagal na mga kasama sa Real KJV. At sino pa, Brad? Sila Sister Lobelia Patungan. Yan, yan ang madalas po natin nakakasama. Sila Sister Saliana Rose Gonzalez Nicolas. Yan po yung naalala ko eh. Ito yung mga taong palagi na lang po. Na basta po tayo po ay live ay nariyan po sila. Sila Brother Eman Sibalios. Yan po. Sila Brother Levi Sibalios. Yan po yung mga nakakasama po natin from time to time. No? At may mga iba po, no, na talagang ever since ay talagang hindi po sila bumitaw
sa programa ng Real KJV. So tayo po ay dadako sa Genesis 31. Okay? So ilan na lang po, no? Ilan na lang chapter? Oh, 19 chapters na. Ngayon at 31, natapos natin yung pakayang 19, no? So malapit na po tayong matapos sa Genesis. Okay, one of the longest book in the Bible, no? Pastor, baka may bala kang magturo ng Book of Psalms. Meron po. Ano yan? Ilan ang Book of Psalms? 150? May. Pero may mga maikli naman na chapter. Kaya pwedeng ituro. Kasi nga ito, 50 oh. Eh, ang haba ng mga chapters. Tama. Okay, so yun, in-encourage ako ni Pastor John na ituro daw yung Book of Psalms. Okay, hayaan mo Brad, ila-line up natin yan. Okay? Okay, so let's go to the book of Genesis 31. Okay, 31. Amen, amen. Praise the Lord. Okay? 31. And then, after reading, guide po tayo ng Panginoon. Amen. Tingin natin sa Diyos ang pag-guide ng Panginoon sa atin. Pamagitan po ng prayer. Okay? So let's ask Pastor John to read verse 1 to verse number 16. Okay, so Genesis chapter 31, verse 1 to 16, the Bible said, "And he heard the word of Laban's son, saying, Jacob hath taken away all that was our father's, and of that which was our father's hath he gotten all this glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. And the Lord said unto Jacob, Return unto the land of the fathers and thy kindred, and I will be with thee. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before, but the God of my father hath been with me. And ye know that with all power I have served your father, and your father hath deceived me, and changed my wages 10 times, but God suffered him not to hurt me. And he said, Thus speaketh shall be thy wages. Then all the cattle bear speaketh, and if they said thus, that the rings tricked shall be thy hire. Thy wear all the cattle rings tricked. Thus God hath taken away the cattle of your father and given them to me. And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up my eyes and saw in a dream, and behold, the rams with lifted upon the cattle were ringstrated, speckled, and racelled. And the angel of God speak unto me in the dream, saying, Jacob, and I said, Here am I. And he said, Lift up now thy eyes and see all the rams with lip up upon the cattle are ring streaked, speckled and risled, for I have seen all the Labans do it unto thee. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, and where thou bowest a bow unto me. Now arise, let thee out from this land, and return unto the land of thy kindred. Yeah. And Rachel and Leah answered and said unto him, Is there yet any portion of inheritance for us in our father's house? And we not counted of him strangers, for he hath sold us, and hath quit the board also our money. For all the riches which God hath taken from our father, that is ours, and our children's, now then, whatsoever God hath said unto thee,
do. Yan, okay. Ayan na, no? Panalangin mo kapatid. So tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, amang banal, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po Diyos sa gabing ito, Panginoon, na kami po muli o Diyos ay binabuklod mo, Panginoon, upang aralin ang inyo pong salita, Panginoong Diyos. Niling ko po, Panginoon, ang bawat isa o Diyos ay nasa maayos na kalagayan, Panginoon, at dalangin po namin, Panginoong Diyos, ay bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na pangunawa, Panginoong Diyos, sa pagtatalakay, Panginoong Diyos, sa aming pong pag-aaralan sa oras pong ito. Panginoon, lahat ng ito o Diyos ay aming pong pinapanalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Okay po. So, i-comment po natin ito, mga kapatid. Alright. By God's grace. Okay. So, may comment po natin ng maayos. No? Now, we have reached to the point of separation. Ito yung parting of ways na po ito. No? Dito po ay nagpapaalam na itong si Jacob. Okay. At kasi tapos na yung ano eh, tapos na po yung pag-separate ng mga livestock, no? Bagas ako, nagkaroon na ng accounting, no? At lumitaw nga po na okay, si Laban ay naisahan, no, ni Jacob, nang hindi niya alam. At umuwi doon sa resulta na mas marami ang naging livestock, no? Naging pag-aari ni Jacob kaysa kay Laban. Okay? Now, of course, okay, buong family ni Jacob ang aalis. Okay? So, aalis ngayon yung mga apo, mga anak ni Laban after many years. Okay? Now, actually, ang 31 ay parang rehearsal lang din ito sa mga naganap, no? Sabi niya sa verse number 1, and he heard the words of Laban's son, saying, Jacob had taken away all that was our father's, and of that which was our father's had gotten all this glory. And Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. So Laban is no more whistling. Okay? God now tells Jacob to get out. In verse 3, and Jacob beheld the countenance of Laban, and behold, it was not toward him as before. And the Lord said unto Jacob, return unto the land of thy fathers and to thy kindred, and I will be with thee. So ito po yung panahon na kung saan, okay, itong panahong ito, okay, this time, okay, God is talking. God is yung pagdidilan Diyos sa mga Old Testament saints. In this period, God is talking directly, no? Wala pa silang scriptures eh. So there's no scriptures. So yung pong vision at saka dream, importante po sa kanila para malaman nila yung kalooban ng ating Panginoon Diyos. Okay? Now, verse 3, return unto the land of thy fathers and to thy kindred, and I will be with thee. No? So, going back sa time na ni Abraham. Si Abraham, umalis po siya doon sa land of Ur, at he settled in the land of Canaan. Kung saan po, doon na rin lumabas si Isaac, lumabas na rin si Jacob. Now, Jacob went to Haran to find a wife. Okay? So, after many years, una, 7 years siyang nag-serve. Tapos, ang napangasawa niya si Leia, 7 years siyang nag-serve. Again, kapag gusto niyang mapangasawa si Rachel. So, that's already 14 years. Tapos, nagkaroon na siya ng mga anak. Okay? Mula sa kay Bilha at saka kay Silpa na handmaiden ni Rachel at saka ni Leia. No? So, apat na babae, nag-produce po ng 12 sons and one daughter, si Dina. Okay? Now, Jacob, okay, he had a vision or dream that the Lord is trying to bring him back to the place of Canaan, no? Yung land of Abraham, land of San Jose Abraham was
buried. Okay? Return unto the land of thy fathers and to thy kindred, and I will be with thee. And Jacob sent and called Rachel and Leah to the field unto his flock, and said unto them, I see your father's countenance, that it is not toward me as before, but God of my father hath been with me. And you know that with all my power I have served your father. Now Jacob is talking to Leah and to Rachel, no? At sinasabi niya sa kanila, sinerve ko yung tatay ninyo. Sinerve ko yung tatay niyo with all my power. And your father had deceived me, and your father had deceived me, and changed my wages 10 times, but God suffered him not to hurt me. Okay, so actually, totoo na dinaya siya ni Laban, pero dinaya din naman niya si Laban. Okay, and if he had said thus, the speckled shall be thy wages, then all the cattle bear speckled. And if he said thus, the rain streak shall be thy hire, then bear all the cattle rank streak. Alam natin, mga kapatid, hindi po ito totoo, no? Kat dumami ang speckled, all right, na mga cattle, it is because of some methods na ginawa nitong si Jacob. Now verse 9, thus God hath taken away the cattle of your father and given them to me. Ginamit pa niya yung God, ha? Ginamit pa niya yung Diyos. And it's just like many Christians, they're using the name of God, and they said, God bless me, pero meron silang mga ginawang ibang mga methods, pamamaraan, kaya sila yumaman. Kaya nga, misan, masyadong na-overuse yung pangalan ng Diyos. Bakit? Sapagkat lahat halos, no, ng mga tao, pag pinag-usapan nila na they just want to promote themselves, sinasabi nila yung God, ang Diyos kasi, tinulungan ako. Ang Diyos ang nagpayaman sa akin, ang Diyos ang isang nagdala sa akin ito. Pero in reality, meron silang mga ginagawang hindi tama. Just like si Jacob. Okay? So ito yung sinasabi niya ngayon kay Leah at saka kay Rachel. And it came to pass at the time that the cattle conceived, that I lifted up mine eyes and saw in a dream, and behold, the rams which sleep upon the cattle were ring-streaked, speckled, and grizzled. And the angel of God spake unto me in a dream, and saying, Jacob, and I said, here am I. And he said, lift up now thine eyes and see, all the rams which sleep upon the cattle are ring-streaked, speckled, and grizzled, for I have seen all the Laban doeth unto thee. Verse 13, I am the God of Bethel. Now, remember, the God of Bethel, no? Kung saan po nakita po niya yung ladder, no? Yung stairways na ito, ay may mga angels na bumababa, umaakyat. It's the way to heaven. That ladder is actually the picture of the Lord Jesus Christ. Yeah. Okay. Now, ano pa po? Kung paano niya kinukwento sa kanyang mga asawa, ang mga kanyang mga way para... Actually, hindi naman niya sinabi talaga kung anong ginawa niya. Eh. Basta, ginamit niya yung pangalan ng Diyos. At ngayon, okay, he's trying to convince Leah and Rachel to come with him. Okay? Sabi niya sa verse 5, the God of my father hath been with thee. Verse 7, God suffered him not to hurt me. Verse 11, the angel of God spake unto me in a dream. Verse 13, now arise, get thee out of this land. Okay? So, yun ang sinabi niya para sa ganun. Ma-convince niya itong si Leah tsaka kay Rachel. There's no doubt that Jacob served Laban with all his power in verse 6. Everything Jacob does is with all his power. But it is to be feared that Jacob's deeds were often done heartily as unto himself instead of the Lord. So, ginawa niya yon para sa kanyang sarili instead na ito ay sa Diyos. Okay? All right, Colossians 3:23. Pakibasa lang, Brad. Colossians 3:23. Ito yung hindi ginawa ni Jacob. Ginawa niya ito para sa kanya sarili. Pero ano sabi ng Bible sa Colossians 3:23, Brad? Colossians chapter 3 verse 23, in whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto man. Amen. Okay? So Laban certainly did deceive him in verse number 7 and probably changed his wages 10 times. And it is also true that only the grace of God prevented Laban from killing Jacob when he came home
from the last cattle drive in Genesis 30 verse 36. And found his flock standing there like a bunch of scarecrows with the red manes. In verse 7, but to interpret this as, does God have taken away the cattle of your father and given them to me? In verse 9, it is equivalent to robbing a bank and quoting Job 12:4. No? Walang, ang kanyang ginawa ay dinisib niya itong si Laban. And then now, he's telling to his wives, ang Diyos ang siyang kumuha sa mga cattle na yon, sa yung, mula sa yung tatay, dinala sa akin. Hindi yun, no? Hindi yung kwento niya, no? At the time that the cattle conceived, in verse 10, meaning po nito, but at the time the cattle conceived, Jacob had already gone out of the and gotten the rods, fixed them, and placed them. Genesis 30, verse 27 to 41. No? So, hindi po nag-conceive na lang basta-basta at tapos lumitaw na speckled and spotted. Hindi po ganon. Alam natin po na may pamamaraang ginawa itong si Jacob. So, every time nagkukonceive sila, lalabas sa kanila yung may mga iba-ibang mga kulay. Okay? Iba-ibang mga, they are spotted, speckled. Alright, now, God reminds Jacob the vow of Genesis 28, verse 18 to 22. And calls him back to the land of promise. Alright, nakita po ninyo ito? So verse, chapter 28, verse 18 to 22, that is the time na nakita niyo yung ladder na yung pinakababa, yung footstool. Okay? Nasa earth and then reaching heaven. Okay? So ito, sabi ng Diyos sa kanya, balik ka sa land. Balik ka, Jacob. Okay? To sa land of promise. Now, in type, the lesson is all too clear. Jacob in Genesis 29 and 30 represents Israel outside the place of blessing among the Gentiles. Okay. So, sa time na ito, in type, no? Type. Si Jacob as a type of Israel. As a type of Israel. So, wala siya sa land of promise. Wala siya. Para siyang exile. Ha? Wala siya. And outside of the land of promise, si Jacob, nagkaroon ng pamilya, dumami sila. No? Now, in type, that is Israel in our time. So, dito sa church age, si Israel, ang Israel, yung mga Hudyo, are living together with the Gentiles. Just like Jacob, living together with the Gentiles. Okay? At this time, habang siya po ay is dwelling with the Gentiles, binebless siya pa ng Diyos, materially. That is Jacob. At si Jacob, pinabalik ng Diyos, saan? Do sa land of promise. Just like sa Israel, ang panawagan ng Diyos sa kanila, bumalik kayo sa land. So what's happening right now sa Israel? They are going back to the land. Yung diaspora, pabalik na sa land. Okay? Sa land of promise. So the land of promise, that's Palestine, that's Canaan, that is where we can see Jerusalem, the land of promise. So Israel right now as a nation is going back to the land. Pero sa time na ito, sa church age, ang Israel is living together with the Gentiles. Okay? Nasa land na sila, actually ngayon. Pero wala pa doon sa reigning ni Kristo. Christ is not yet reigning. Israel is now in the land, but there is no king. There is no king. Actually, this coming back of Israel, na naging state siya noong 1948, at tinanggap siya as part of the United Nations in 1949. Actually po, wala pa talaga, hindi pa talaga nakukompleto mga Hudyo.
para bumalik doon sa land of promise. Wala pang completion. So this time, ito ay isa lamang preparation para sa totoong mangyayari. Preparation lang ito. Okay. Ngayon, kung babalikan natin, ano nangyari kay Jacob? Balik ka sa Bethel. Okay? So that is also the picture of what? The picture of the land of promise. You go back to Bethel. Go back to Bethel. Nakausap siya ng Diyos. You go back to Bethel. Just like Israel, man, may spirit na kung saan naghihila sa kanila, oh, yung mga Jew, naghihila sa kanila para sila bumalik doon sa land. Okay? So, may type yung ginagawa ni Jake, yung ginawa ni Jacob. Okay. So, in history, Israel in exile is pictured here in Genesis 39 to 50, Exodus 1 to 12, Daniel 1 to 12, and in the book of Esther. Okay? Jacob sojourning with Laban and is chastened, but has no altar he dealt with unjustly, but he is preserved and becomes wealthy. This is plainly the Jew from AD 70 to AD 1948. Tama po yun, ano? Ang mga Hudyo, katulad ni Jacob, in the past, na kahit po wala sa kalooban ng Diyos, wala sa lugar, wala sila sa lugar, actually. Alright? Yung sa panahon ng church age, God protect them, God save them, and God put them to the land. So, makita natin that yung kwento ng Bible, talagang ang focus talaga ng Bible, walang iba kundi itong second coming. Yan ang focus niya. Yan ang main focus. Kaya yung mga types, makita natin yan, sila Jacob, sila Joseph, and all other character in the Bible, they're always, their lives, at yung mga scenes sa Old Testament, lahat pointing, no? Majority pointing to the coming of Christ, the second coming. Okay, kaya nga po meron siyang type dito eh, no? May type siyang type natin na makikita natin. Okay. Leah and Rachel agreed that it is time to go. Wow. Tuwa si Jacob dito, verse 14 to 16. And it is evident from their remarks that their children have suffered the loss of many good things for many years. Leah and Rachel were sold in verse 15. Although one never thinks about it quite that way, but certainly Laban was not thinking of young married love when he pulled off the transactions. Okay? So, ang parang ganito eh, parang ginamit no, ni Laban si Rachel at saka si Leah para mag-gain niya yung pagsaserve na libre, no? Mag-profit siya sa pagsaserve ni Jacob. Pero hindi niya alam, Jacob will also deceive him. Okay, talagang ito yung itong Laban na ito talaga ni Jacob, matindi. Laban talaga. Okay, verse 17, Brad, pakibasa. Hanggang verse 35. Verse 17 to 35, the Bible said, then Jacob rose up and set his sons and his wives upon camels, and he carried away all his cattle and all his goods which he had gotten, the cattle of his getting, which he had gotten, and Padan Aram, yeah, for to go to Isaac his father's in the land of Canaan. And Laban went to share his sheep, and Rachel had stolen the images that were her father's. And Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled. So he fled with all that he had, and he rose up and passed over the river and set his face toward the Mount Gilead. And was told Laban on the third day on Jacob was fled, and he took his brethren with him and pursued after him 7 days' journey, and they overtook him in the Mount Gilead. Mm-hmm. And God came to Laban the Syrian in a dream by night, and said unto him, take heed that thou speak not to Jacob either good or bad. Mm-hmm. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount, and Laban with his
brethren pitched in the mouth of Gilead. And Laban said to Jacob, what hast thou done that thou hast stolen away unawares to me and carried away my daughters as captives taken with the sword? Wherefore didst thou flee away secretly and steal away from me, and didst not tell me that I might have sent thee away with mirth and with songs, with tabret and with harp, and hast not suffered me to kiss my sons and my daughters? Thou hast now done foolishly in so doing. It is in the power of my hand to do your heart. But the God of your father speak unto me yesternight, saying, take thou heed that thou speak not to Jacob either good or bad. And now, though thou wouldest deed be done, because thou sore longest after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my gods? And Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, for I said, peradventure thou wouldest take thy force, thy daughters from me. With whomsoever thou findest the gods, let him not live before our brethren. Discern thou what is thy with me, and take it to thee, for Jacob knew not that Rachel had stolen them. And Laban went into Jacob's tent, and into Leah's tent, and into the two maidservants' tent, but the found them not. Then went he out of Leah's tent, and entered into Rachel's tent. Now Rachel had taken the images, and put them in the camel's furniture, and sat upon them, and Laban searched all the tent, but found them not. And she said, he her father's, let him not displease my lord, that I cannot rise up before thee, for the custom of woman is upon me. And the searched, but found not the images. Okay. So, ang pinaka main ano dito, yung images, eh, no? Si Rachel. Yung pinaka main issue dito, di ba umalis na sila? Ba, umalis na sila? Paalis na sila, I'm sorry. Paalis na sila. At makita natin what Rachel did, okay? That he stolen, she stolen the image. Okay? Now, ang image, first mention, dito, no? Image. Okay? Yung image dyan ay isang ano, yung sa Roman Catholic Church, di ba, may mga imahen, no? Natawag natin imahen. So, yun ang ninako ni Rachel. Okay? Rachel had stolen the images that were her father's. Rachel not only has temper tantrums, but she is also a thief. Okay? Jacob stole away, Genesis 31:26, and Rachel has stolen Laban's gods at the same time. Pareho na silang ano, pareho na silang magnanakaw, itong si Rachel at saka itong si Jacob. Okay? At ang kinuha pa ni Rachel, isang bagay na ikagagalit din ni Laban. Bakit? Sapagkat hindi nga nila nakita kung nasaan ito, eh. But nawala ito, no? This is the first mention of images in the Bible. We have the image of God and the image of Adam in Genesis 1:27, Genesis 5:3. But these are man-made images. Ito na po yung mga sizes, no? Na nakita natin na iba-iba rin yung forma, no? Merong nakaganon, may nakaganon, no? Merong maliit, may Santo Niño, merong malaki na nakabuhat ng cross, no? These are images. So, merong talagang image. Yung pag sinabi natin image, talagang meron talaga yon, no? Image of Adam, image of God. Meron talagang image. Pero itong mga image na ito, gawa ito sa bato, no? Na nililok upang sa ganun po, maging kamukha, no? Ng mga Diyos na hindi nakikita. Like that, no? Invisible gods, and then they create some representation of these gods.
images po ito, no? Yan ang dahilan kung bakit po maraming tao ang na-deceive sapagkat ang akala nila yung image na yon may meron talagang sense, may value, may kapangyarihan. Sa totoo wala, no? Kaya nga yung idolatrous Laban, si idolatrous Laban, nagalit siya bakit nawala yung image niya. But actually, walang kwenta yung image na yun sa totoo lang because wala namang power. Isipin mo, natatago mo yung Diyos mo, mismong na natatakas mo yung Diyos mo, ha? Oh. Nailalagay sa ilalim ng ano, ng upuan, upuan ng babae, tapos may tatago ito. Oh, anong klaseng image 'yan? Parang daw yung Chinese, sabi niya doon sa kanyang boy, "Boy, itong si Buddha, ha? Kahit saan ako naroon, sinasamahan niya ako. Boy, kanya, alis ako. At itong Buddha na ito ay 24 karat gold. Boy, ah, alis ako. Ah. Ikaw ang bubantay ng Buddha." Sabi ng boy, "Si Buddha, binabantayan siya. Tapos ako magbabantay kay Buddha." Mas makapangyarihan yung boy, no? Okay, why? Because there is no life in those images. Naging parang ano lang, naging parang makapangyarihan itong mga imahe na ito sapagkat nilagyan nga ng spiritual, no? Kaya nga yung mga kaibigan natin, mga Katoliko, nagagalit sila because we are attacking these images. Pero sa totoo, sinasabi lang sa kanila yung truth that these images has no power at all. Nilagyan lang nilang spiritual na meaning itong mga images na ito. Just like Laban. Bakit nagagalit si Laban? Image, bato lang yun eh, actually, no? Pero ba't nagagalit? Because meron ang spiritual sense. Nilagyan nila ng spiritual sense yung mga images. Okay. Whatever Rachel's motive was, hindi natin alam kung anong motibo ni Rachel dito, the fruits of her action was apparent. Genesis 35:4. Pakibasa lang, Brad. Genesis 35:4. Ano yung naging fruit ng kanyang action? Genesis chapter 35, verse 4, "And they give unto Jacob all the strange gods which were in their hand and all their earrings." Oh, pambira, no? "Which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by the Shechem." Oh, yeah, no? So, nahawa na niya yung kanyang asawa, tinago din yung image. Hindi man nga sinunog, hindi nga dinurog eh, no? Okay? Her idolatry infected the whole family. Rachel, the beautiful and well-favored, according to Genesis 29:17, was like many a woman whom God humbled and then departed again from God when she got the blessing. Genesis 30:22. Nawala si Rachel sa Panginoon. Ibig sabihin, kung sa word na ginagamit natin, nag-backslide itong si Rachel sa Panginoon Diyos. Naging idolatrous. Okay. Rachel's idols are eventually buried under an oak. Genesis 35 verse 4. Jacob takes off southwest, headed for the Jordan River. He cannot move fast. He has 11 children and 4 wives to whom to care, plus the gang mentioned in Genesis 30, verse 43. He passes over the river, okay, the river Euphrates, verse 21, and heads straight south. He has been gone 3 days when the news gets to Laban, in verse 22. Laban saddles up and says, "All right." Okay. Yan. So verse 22, basahin natin. "And it was told Laban on the third day that Jacob was fled." Umalis na pala si Jacob. Galit siya, si Laban, no? In verse 24, "And God came to Laban the Syrian in a dream by night." So ang Diyos kinausap na ngayon si Laban. As I've told you, mayroong mga direct revelation. Ang panahon na yan. May direct revelation. Anong sabi po niya doon kay Laban? Right, verse number 24. Sabi po niya ay, "And God came to Laban, the Syrian, in a dream by night, and said unto him, Take heed that thou speak not to Jacob, either good or bad." So, winarningan. Parang si
Abimelech, no, winardingan ng Diyos na itong si Abraham ay prophet. Okay? Now, Jacob now, alright, kasangga siya ng Diyos, kinausap ng Diyos si Laban in a dream. Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount, and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead. Yung salitang overtook, ibig sabihin po, nahabol, no? Kasi nga mabagal lang sila maglakad eh. And Laban said to Jacob, what hast thou done that thou hast stolen away unawares to me and carried away my daughters as captives taken with the sword? Since meron siyang revelation sa Diyos, hindi na siya galit, no? Alam niya kung anong purpose anong purpose o anong calling ni Jacob sa Diyos. Okay? Now, yan. So, sinasabi niya yung pagnanakaw na ginawa at yung pagtakas nila. Okay. Okay, verse 30. And now, though thou wouldest needs be gone, because thou sore longest after thy father's house, yet wherefore hast thou stolen my good, my gods? Jacob answered and said to Laban, because I was afraid, and I said, peradventure thou wouldest take by force thy daughters from me. And with whomsoever thou findest thy goods, let him not leave. Before our brethren, discern thou what is thine with me, and take it to thee. For Jacob knew not that Rachel had stolen them. Parang ganito, parang, sige, tingnan mo kung ano yung sayo dyan. Kunin mo. Eh, hindi niya alam na si Rachel lang nagnakaw. Laban went into Jacob's tent and into Leah's tent and into the two maidservants' tents, but he found them not. Then went he out of Leah's tent and entered into Rachel's tent. Eh na, pumasok na kay Rachel. Now Rachel had taken the images and put them in the camel's furniture and sat upon them, and Laban searched all the tent but found them not. Okay? So may word na furniture doon, ano? The furniture was the saddle, chair, cinch, strappings, hangings, and bags which it carried. Okay. So Rachel tells her daddy that it was the wrong time of the month. Laban searches everywhere except where the images are. Inupuan nga ni Rachel eh. No? So sabi niya, hindi ako pwede tumayo, daddy. No? Period ko ngayon. Siyempre, hindi na siya, hindi niya alam ni Laban is already underneath of Rachel. Kung makikita ninyo, mga kapatid, meron ako nakikita dito na something sa mga karakter ng ating mga bida. No? Hindi niyo napapansin? Si Rachel, si Laban, at saka si Jacob, pare-pareho silang ano? Pare-pareho silang karakter. Yeah, may pandaraya silang ginagawa, may pretension, etc., may pagsisinungaling, etc. Okay. So, mapapansin mo, no, kung ganito yung breed, yung ganito yung breed ni si Laban, meron siyang ganitong klaseng ugali, pinasa niya kay Rachel. Si Jacob, meron din siyang ugali, at of course, minix niya ito kay Rachel. Ano naman kaya ang product ng labindalawa? Ano kaya ang product ng doon sa na nailagay doon sa buhay ng labindalawang anak? Ano kaya, no? So makikita natin 'yan sa kwentong sa mga susunod na panahon. Okay? Okay. So tuloy po ang pagbabasa, kapatid. Saan ka natapos? Ha? All right, start po 36. 36 to 42. Yeah. Okay, so Genesis chapter 31, verse 36 to 42. And Jacob was wroth and chewed with Laban. And Jacob answered and said to Laban, what is my trespass? What is my sin that thou hast to hotly pursued after me? Whereas thou hast searched all my stuff, that was hast found of all the household stuff, set it here before my brethren and thy brethren, that they may judge betwixt us both. These 20 years have I been with thee, thy ewes and thy she-goats have not cast their young, and the rams of thy flock
by night, and my sleep departed from my eyes. Pambira. Thus have I been 20 years in thy house. I served thee 14 years for thy two daughters, and 6 years for thy cattle. And thou hast changed my wages 10 times. Except the God of my father, the God of Abraham, and the fear of Isaac had been with me, surely thou hast sent me away now empty. God hath seen my affliction and the labor of thy hands, and rebuked thee. Kay Laban. At yung kanyang pagpupuyat, yung kanyang sakripisyo sa field. At sabi nga niya, verse 40, sabi niya, the drought consumed me and the frost by night. May frost pa, no? Frost by night. And my sleep departed from mine eyes. The frost by night. No? Sleep departed from their eyes. Okay? So, yun ang parang siyang, yung pagiging shepherd niya. No? Very dedicated. Talagang yung sakripisyo, yung paghihirap na ginawa ni Jacob dito. Sinasabi niya kay Laban. Sabi niya, my sleep departed from mine eyes. Okay? Parang puyat, no? Ganon. He's just using idiomatic expression here. Puyat, no? Walang tulog, no? Talaga nagsakripisyo. Okay. So the time element of verse 41 would indicate that the 11 children were born during the 7 years which began in Genesis 29:33. And the cattle cuts as cuts can in Genesis 30 verse 37 began 6 years before Genesis 31:1. Okay? However, the list of births in Genesis 29 and 30 may extend well into the 6 years, and part of the 6 years could have been for cattle before the witches were laid. Genesis 30:37. Jacob does not ask for leave to go until the last son, Joseph, is born. Ayan, Genesis 30 verse 25. So hindi umalis si Jacob kay Laban until nung pinanganak na si Joseph. No? Hindi nga niya alam na meron pa isang anak eh. No? Susunod. But if you're going to see, the story is about love story. No? Yung pag-ibig ni Jacob kay Rachel. Yun ang kitang-kita diyan sa kwentong ito. At yun nga, dahil sa pag-ibig niya kay Rachel, inintay niya yung anak ni Rachel. Okay? At nang lumitaw itong si Joseph, that's the time. I'm complete. So he waited for Rachel's son. I'm complete. Okay? Kaya kung makita ninyo, ang naging paboritong anak ni Jacob ay si Joseph. Okay? So Jacob also tells the truth in verse 42, and he is encouraged to tell it because Laban has unwittingly confessed that God has dealt with him in verse 29. Unwittingly, ibig sabihin, yun ang pagkakamali niya. Sinabi niya kung ano yung panaginip niya sa Diyos. No? O, yun ang binaximize naman ni Jacob. At last, Laban has put his foot into his own mouth, and Jacob is quick to take advantage of it and stuff the other one in. Okay? So God had seen my affliction, sabi ni Jacob, and the labor of my hands, and rebuked thee yesterday night. Verse 42. Okay, so let's read verse 43, Brad, hanggang verse 55. Okay, so Genesis chapter 31, verse 43 to 55. And Laban answered and said unto Jacob, these daughters are my daughters, and these children are my children, and these cattle are my cattle, and all that thou seest is mine. And what can I do this day unto these my daughters, or unto their children which they had born? Now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou, and let it be for the witness between me and thee. And Jacob took a stone and set it up for a pillar. And Jacob said unto his brethren, gather stones
and they took stones and made an heap, and they did eat there upon the heap. Yeah. And Laban called it Higar Sahadota, but Jacob called it Galed. And Laban said, this heap is a witness between me and thee this day. Therefore was the name of it called Galed. And Mizpah, for he said, the Lord watch between me and thee when you were absent Galed. One from another. If thou shalt afflict my daughters, or if thou shalt taken otherwise beside my daughters, no man is with us. See, God is witness betwixt me and thee. And Laban said to Jacob, behold this heap, and behold this pillar, which I have cast betwixt me and thee. This heap be witness, and this pillar be witness, that I will not pass over this heap to thee, and that thou shalt not pass over this heap and this pillar unto me for harm. The God of Abraham and the God of Nahor, the God of their father, judge betwixt us. And Jacob swear by the fear of his father's Isaac. Then Jacob offered sacrifice upon the mount, and called his brethren to eat bread, and they did eat bread, and tarried all night in the mount. And early in the morning Laban rose up and kissed his sons and his daughters, and blessed them, and Laban departed and returned unto his place. Yeah. Amen, amen. So you will see here, lumitaw na po yung kanilang pagpapakumbaba sa isa't isa. No? Realization ito, na ang mga anak ni Jacob ay actually grandsons and daughter of Laban. So hindi sila pwedeng talagang ano, mag-away totally, no? Isa na yung ano eh, yung mga apo na yun eh, no? Okay. Nakita ko itong si Laban, he desired Jacob to stay with him because nakita niya yung profitability, no, ni Jacob. At nakita naman ni Jacob na hindi pwedeng makasama itong si Laban because yun nga, nakita niya na meron siyang pagiging ano, pagiging deceiver, no, para bang sabi nga nila, hindi pwede magkasundo doon dalawang magnanakaw, no? Okay? Pagkagalit, no? Kaya they separated. Just like yung unang separation nakita natin, si Abraham at si Lot. So they are becoming great, no? Hindi na sapat yung lugar para sa kanila. So they separated, no? Practically nangyayari sa buhay natin 'yan. Practically sa pamilya mismo, no? Na umaalis ang mga anak natin, nagpupunta sa ibang lugar and setting up their own families. At ito po yung nangyayari sa kasalukuyan, no? But of course, Laban, hindi niya basta-basta i-allow na umalis itong si Jacob. Kaya nga si Jacob, tumakas eh, umalis eh, no? Nang walang paalam. Now, what happened? Okay? So, they reached the point of agreement. At tawag dito ay covenant. Nagkaroon sila ng covenant. At ito na po yung naging covenant nila, no? So, sabi niya sa verse number 44, now therefore come thou, let us make a covenant, I and thou, and let it be for a witness between me and thee. And Jacob took a stone, set it up for a pillar. Eh, ginawang pillar ito, pinatayo. Oh, maaring ano to eh, maaring stone lang siya. Sabi niya, set up for a stone. Ibig sabihin, malaki ito, no? Tinayo siguro ito, no? Para bang may bato, eh, may batong tinayo siya. Pag ganun. Isang malaking bato, tinayo siya. Ginawa siyang pilar. No? Binaon, maire ito, no? Ginawa siyang pilar. At ito ngayon yung kanilang sign ng kanilang covenant. Ito yung patunay na nagkaroon ng covenant itong si Jacob at saka si Laban. At tinawag itong pillar na ito, Jacob said unto his brethren, gather stones, and they took stones and made an heap, and they did it were there upon the heap. So, yung heap, ibig sabihin, ginawang bundok, no, para, hindi naman bundok, parang,
naglagay sila ng ganyan, something like that, no? All right, something like that. So, mga bato, no? So, itong mga heap na ito, all right? Ito ngayon nagsilbing, okay, yan yung nagsilbing testimony tungkol po sa kanilang naging, ano, covenant. Jacob said unto his brethren, gather stones, and they took stones, and made up an heap, and they did it there upon the heap. Laban called it Jegar Sahadota, but Jacob called it Galid. And Laban said, this heap is witness between me and thee this day, therefore the name of it called Galid. Okay, Galid. And Mizpah. So, dalawang pangalan. Itong Galid tsaka Mizpah ay Hebrew names. Jacob calls them by that because Abraham and Isaac left Haran and got to the land of promise. Laban calls the place by a Syrian name as he never left Padan Aram. And he goes back there when he leaves. Mizpah means watchtower. Yun palang ibig sabihin ng Mizpah. Ito ay isang watchtower. Okay, watchtower. And the watch in this case is not like God would be with you till we meet again. But I'm asking God to keep an eye. Yan ang meaning po nitong watchtower na ito. But I'm asking God to keep an eye on you because I can't anymore. Verse 50. So verse 50, sabi niya dito, if thou shalt afflict my daughters or if thou shalt take other wives beside my daughters, no man is with us. See, God is witness between me and thee. Parang, we will never see each other again. Parang ganun, ano? Okay? Verse 49 makes nice Christian sentiment. Okay? But the context is yan. Yung context, sabi niya sa verse number 49, sabi niya ganito, and Mizpah, for he said, the Lord watch between me and thee when we are absent one from another. Yun. Parang ano yan? Parang, okay, ito yung paalala, no? Paalala na God is going to watch us while we are away from each other. Huh? Now, meron dito sa verse 53, okay, this is actually the third covenant that the Hebrew makes with a Gentile. Genesis 26, verse 28 to 30. So, ito yung third covenant. Ito yung third covenant na nagawa ng isang Hebrew sa isang Gentile. When the two men take their oaths and swear by the heap of witness, they refer to their ancestry. Okay. So, bumalik sila sa kanilang ancestry. Ano sinabi ni Laban? Laban said to the God of Abraham and the God of Nahor. O yung sinama niya si Nahor. The God of their father judged betwixt us, and Jacob swear by the fear of his father Isaac. So the Laban goes back to the father of Nahor and Abraham, which would be Terah. Genesis 11:27. Jacob refuses to carry his oath back across the river, Joshua 24:3, and runs the oath only as far back as Isaac, verse 53. So this shows that the real issues of fellowship between Jacob and Laban are not getting settled at all. Jacob could have included Abraham in the oath without batting an eye. Look at him. Okay? So, hindi siya bumalik doon sa, ano eh, sa kay Abraham, kay Isaac siya. Ang sabi niya dito, verse 54, Jacob offered sacrifice upon the mount and called his brethren to eat bread. Asa na yun? Ayan, Jacob swear by the fear of his father Isaac. Oh, isa bumalik kay Abraham. Parang itong covenant na ito, no, mga kapatid, no? Parang may something dito, no? Bakit itong si Isaac? No? Nagkaroon sila ng covenant. Itong si Laban, okay? Itong si Laban, nag-swear siya sa pangalan ng kanilang fathers. No? Pero itong si Jacob, iba eh, no? Hanggang kay Isaac lang ako. Ibig sabihin parang, I will not include you. Parang ganun. Sa oath na ito. So there's something in that, my friends. Okay? So alam na natin na
itong covenant na ito ay hindi talaga seryoso kay Jacob. Okay? Then Jacob offered sacrifice unto the mount and called his brethren to eat bread, and they did eat bread and tarried all night in the mount. And early in the morning, Laban rose up and kissed his sons and his daughters and blessed them, and Laban departed and returned unto his place. Okay, so ano nangyari? Okay, sumuko na rin si Laban. Okay, so what Laban did? Okay, he left. So anong ginawa? Si Laban saan siya pumunta? He went back to Haran. Okay, and now Jacob proceeds his journey. At saan siya pumunta ngayon? Sa land of Canaan. So naghiwalay na sila with his family. Okay, with his family. After the covenant, with his family. Okay, so that's all folks. At nawa po ay nakita po niyo mga ilan ng mga bagay na kung babasahin niyo lang, hindi niyo mapapansin, no? So, may mga witness, no? Itong mga witness na ito na ni Jacob. Remember this, oh, may mga words kasi dito, brethren, no? So, maaring ito yung mga servants, no? Servants ni Laban at saka ni Jacob. Okay? All right. So, I think we have done our best para po maipaliwanag itong chapter na ito. Okay, so may mga question ba tayo, kapatid? Wala tayong katanungan so far. So i-wrap it up natin po, no? Okay, wrap up natin. So yung Genesis 31, from Genesis 30 to 31, okay, 29, 30, 31. Makita natin yung 29, yun yung start na kung saan po ay si Jacob stays with the family of Laban. At nagkaroon siya ng asawa from Laban, yung daughters nito, okay? Si Leah at saka si Rachel. At nagkaroon ng anak si Jacob, nagkaroon siya ng family from four wives. Okay? Kay Silpa, kay Bilha, mga handmaid nila ito. Okay? Ni Leah at saka ni Rachel. So, from there, na-produce po yung 12 sons. Ito na, nagsimula na ngayon, ha? Makikita na natin dito yung root ng Israel, eh. Yung nation of Israel. 12 sons and one daughter. Yan. So, Laban, okay? Ito yung may-ari ng livestock, eh. Yung ng cattle. So, what Laban did, pinag-serve niya itong si Jacob ng 20 years. And with that 20 years, ang naging result is that Jacob was blessed more than Laban. So ngayon, they are departing, palis. At umalis sila, okay, yung pag-depart ni Jacob, yung pinaka-signal noon ay nung lumitaw na si Joseph. Doon na siya nag-start na magpaalam. No? And Laban, of course, gusto niya na may gain talaga, may profit siya. Pero itong si Jacob, pinaghandaan na niya ito. Kaya mas marami yung lumabas na mga speckled and spotted. Bakit may ginawa siyang paraan. Although, may mga words siyang ginamit, but in reality, he really deceived Laban. Okay? So, nawala yung image, ninakaw ni Rachel. At itong dahilan, kapatid, this one, itong action na ito, ay nag-influence sa kanyang family. Actually, idolatry ito eh. No? Idolatry. So may mga gods, okay, na napabilang sa loob ng pamilya ni Jacob. And Rachel backslid, no? Nalimutan niya ang Panginoon niya. Okay, so what happened? Walang magawa itong si Jacob at si Laban kung hindi hayaan na lang ang kanyang mga anak. So they made a covenant, they had a heap of stones bilang testimony na they had the covenant. Okay? Ang isang bagay lang na nakita natin, na silip natin doon, si Laban, he went back to the ancestry.
the ancestors, sa father Abraham, father Nahor. But Jacob, hindi na siya umabot kay Abraham hanggang lang sa kay Isaac. Para bang itong covenant na ito, para bang, okay, okay, sinamahan mo, namahan kita. In reality, I'm not talagang dedicated to this covenant. Okay? So, with that, the ending, ano nangyari? Laban went back to Haran. Jacob proceed his journey to Canaan. So, tuloy-tuloy tayo ngayon. So, mawawala na si Laban. Nawala si Isaac. Nawala na si Laban. Muli ni Jacob sa kani Esau. So, ang concentration ng topic ay kay Jacob na napunta. Okay? So, yun lang po mga kapatid. At kung wala kayong katanungan, shout out po sa ating mga kapatiran. May shout out ba tayo, brother, ano? John? Okay, so shout out po tayo sa lahat ng sumubaybay sa oras pong ito. Shout out to Brother Daniel Reguloy. Amen. JD Seminiano Velasco, Jocelyn Asam. Amen. Analisa Stanislao Bukad, Mitoy Mitay, Rihanna Naboya, Vanessa Delgado Darantinao, Nolan May Francisco Feleña, Amy AST, Eunice Valdez, Manuel Soriano, Jennifer Capili Pascual, Lovelia Daulo Patungan, X Taraki, G Cat, Hans Bold, Eloisa Asuncion, Jamaica Batalyon, Susimo Porte, marami yun, ah. Andre Young, Ramon Batalyon. Candelaria, Medina Argel de la Asis, amen. Eniza, MBC Naik, yun. Amen. Hello po. Grupo Pastor ng, Demi. MBC Naik. Love you. At sa lahat ng church ng MBC Naik. Amen. Sister Angeline Guloy, Chris Bravo, Ning Gregorio Tolentino, Maureen Alba, Nestor Pax, Garcia Berongoy, Edgardo Patag, Jen E. Ugasis, Nick, Leonora, Neves Tabil, Eva Kahanap, Yalong, Norm Labitoria, Jason Dakil de Jesus, Ramon Fernandez, Aralyn Lorido, John Francisco Garcia, Johnny Lynn. Amen. At sa lahat po ng nasa comment section, God bless po sa ating lahat. God bless po, mga kapatid. Okay, so tayo po'y manalangin. Amen, amen. Let us pray, dakilang Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa natapos, Panginoong Diyos. Yes, Lord. Aming pong pagtalakay, Panginoong Diyos, yes, sa Genesis God. Chapter 31. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga salakas na pinigay niyo po sa amin. Yes, Lord. At salamat, Panginoong Diyos, sa programa pong ito, Panginoon, na patuloy na ito po ay nagagamit, Panginoong Diyos, upang makasama, makapellowship po namin, Panginoong Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aaturong ito, Panginoon, o pag-aaral, o Diyos, ng mga kapwa po naming mananampalataya sa iba't ibang lugar, Panginoong Diyos. Yeah. Dahil sa programang ito, Panginoon, kami po, Diyos, ay kakaroon, Panginoong Diyos, ng fellowship. Kami po ay nag-aaral at natututo mula po sa inyong pong salita, Panginoong yes, Lord. Diyos. Salamat din po, Panginoong Diyos, sa presensya po nila na sila, Panginoong Diyos, ay patuloy na umaantabay o nag-aabang, Panginoong Diyos, sa pagtalakay, Panginoong Diyos, ng Ama. Inyo pong salita. Kaya salamat Amen. Po, Panginoon, sa mga kapastoran, mga brother and sister, Panginoong Diyos. Panginoon, tulungan niyo po sila at gabayan sa araw-araw, Panginoong Diyos. At nawa po, Panginoon, sa aming pong pagbabalik, Panginoong Diyos, ng pag-aaral muli, Panginoon, hanggang sa matapos ang book na ito, Panginoong yes, Diyos, Lord. Genesis. Hilig po namin, Panginoong Diyos, patuloy na encourage mo, Panginoong Diyos, ang bawat mananampalataya, Panginoon, na kami po isamahan, Panginoong Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon, at binabalik po namin sa iyo, Panginoong Diyos, ang kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, ang tagapagligtas. Amen. 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 Thank you so much po, mga kapatid. All right, so last word po tayo from Brother Nick.
Amen, amen. Okay, please like, share, and follow our Facebook page. Gaya na din po sa ating YouTube channel, paki-subscribe na po. Kung hindi pa rin po nakapag-subscribe, nang sa ganyan kayo po maging updated sa lahat po ng ating latest videos. Okay, once again, good morning, good afternoon, and good evening. I'm on a journey, and I'm lucky here to stay. I'm heaven bound, where I will live eternally. Jesus, my Savior, He's waiting there for me. I'm heaven bound, oh hallelujah. I'm heaven bound, glory to God. I'm on my way.